dahil sa lakas ng agos ng Marikina River kung kaya natanggal sa pagkakaangkla ang isang barge na bumangga sa iba pa bago inanod sa isang tulay sa Pasig. Yan ang lumabas sa imbestigasyon ng DPWH. Kung may sasalba pa ang tulay, alamin sa pagtutok ni Marie Zumali. Kung paanong humantong sa pagbangga ng mga barge na ito sa F. Manalo Bridge sa kasagsagan ng malakas na pag-uulan nitong Miyerkules, nabigyan linaw sa patuloy na imbestigasyong isinasagawa ng DPWH sa insidente. Sa location map na ipinakita sa GMA Integrated News, makikita ang orihinal na pwesto ng mga barge. Pero bandang alas 3:30 ng hapon nitong Miyerkules, nang lumaki na ng husto ang tubig sa Marikina River, natanggal sa pagkakaangkla ang barge number 20, na bumangga naman sa barge number 18. Nagkaroon parang bowling type or yung chain reaction, nabangga yung isa, and then dun sila gumalaw. Noong mga sandaling iyon daw ay may mga tauhan pa ng kontraktor ang nakasakay sa mga barge, pero wala na rin nagawa sa bilis at lakas ng agos ng tubig sa Marikina River. Kahit na anong gawin nating timon doon, galing na barge lang siya, wala siyang engine na to move by itself, so nadala lang siya. Buti na lang nakaligtas lahat ng sakay ng mga barge. Pero sa kasamaang palad, malaking pinsala ang idinulot sa F. Manalo Bridge na bukod sa mababa ay matanda na rin. Sa ngayon nakahambalang pa rin sa ilalim ng Circulo Verde Bridge ang barge number 20, habang ang ilang tugboat ay nakataob na. May kinontrata na raw na salvage team ang contractor ng DPWH para hilahin na ang mga nakahambalang pa rin mga barge na ito at tanggalin ang mga debris sa lalong madaling panahon. Dahil lubharaw itong delikadong manatili rito, lalo na oras na muling umulan at lumakas ang agos ng tubig. Lalo na matotal damage nila yung tulay, isa yon. Pangalawa, pwedeng pag gumalaw sila, definitely tatama na naman sila dun sa mga barge na naka-steady na dun sa yung mga nakalubog na. They're racing against time. Base naman sa pagsusuri ng DPWH, posible para maisalba ang F. Manalo Bridge para muling madaanan ng mga motorista. Kailangan siya maging passable as soon as possible. Yung approach ang medyo critical na kailangan naming isecure. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.